Ayan. Okay, ito yung pasalubong sa akin ng kapatid ko na si Telen, ang lechon Cebu. O, narinig niyo na medyo crispy pa yung balat? Pero ilang araw na yan sa freezer bago nakarating sa akin. Ganito lang yung technique niyan kung gusto niyo magpasalubong ng lechon. Kapag ang nabili niyong lechon ay mainit pa, syempre palamigin niyo muna bago niyo ibalot sa foil. Kailangan ibalot niyo itong maigi sa aluminum foil ha. Mas okay kapag doble. After ng foil, balutan nyo to ng cling wrap or plastic. Tsaka nyo ngayon ilagay sa freezer. Tapos kung ipapack nyo na siya, ibalot nyo to sa papel, paper bag o manila paper. Tapos balutin nyo to ulit ng plastic or ilagay nyo sa ziplock. Tapos tadtarin nyo na ng maraming packing tape para hindi umalingasaw o mangamoy doon sa airplane. Ganyan yung binigay kong instruction sa kapatid ko. Oh, nakita nyo naman at narinig nyo. Crunchy pa, diba? Kaya tuwang-tuwa talaga ako nung na-receive ko yan. Kasi ilang buwan din ako nagkikrave ng lechon Cebu, no? Tapos na-request ko pa yung bandang ribs. Kasi paboritong parte ko yon ng lechon. Lalo na yung may mahabang ribs. Mm. Tapos meron pa yung may mahabang hibla ng laman. Na pag hinila mo, para siyang pansit. Yung nakadikit sa balat. Sarap na sarap talaga ako dyan. Kaya thank you talaga sa kapatid ko na si Telen. Kasi craving satisfied. Alam niyo bang titipirin ko yan para umabot na ilang buwan? Charot lang. Basta ang pag-preserve ko dyan, nilalagay ko lang siya sa freezer. Na naka-foil pa rin ha. Tapos pag gusto ko na siyang kainin, minamicrowave ko lang muna yung laman. Tapos pag mainit na yung laman, tsaka ko imamicrowave saglit yung balat. Para medyo crispy pa. Ayan, kumurot lang ako ng balat dyan. Pakinggan nyo kung crunchy ba talaga siya ha. Diba? Crunchy pa siya. Sarap. Ganun lang ang technique, guys. Kung gusto niyo akong bigyan ng pasalubong, ganun ang gawin niyo sa lechon.